Wala na talagang nakakapigil sa pagkalat mo ng Korean wave. Padami na ng padami ang mga nahilig sa pagkain ng Korean food, Korean pop music at sa K-drama. Siyempre, hindi rin po mawawala yung mga gustong makarating sa South Korea. Pero ang good news, ba, hindi mo na po kailangang bumili ng mahal na ticket at accommodation. Dahil dito lang po sa Pilipinas, soon ay maaari mo nang ma-feel na para kang nasa South Korea. Para ipaliwanag po sa atin kung ano ba itong tinutukoy po namin, makakasama po natin si Manila City District 2 Councilor Uno Lim. Rise and shine po, Councilor. Magandang umaga po. Yeah, hello. Yeah. Magandang umaga po sa Good morning. Anyos sa'yo. Ano sa'yo? Aso kayo po talaga ay mahilig rin sa K-pop, Korean food, army po ba kayo? Actually, yung wife ko po ang mahilig talaga. So, na-influensyahan lang talaga. Si Mrs. ang mahilig. Okay. Sir, Konseya Lim, marami po ang natuwa nung malaman nilang magkakaroon po ng Manila, Koreatown. Dito sa Pilipinas, alam po namin may Chinatown. Ito po pala, meron ng parating na Koreatown. Ano po ba ang rason at importansya po sa pagbuo, pagkakaroon po nitong Koreatown, Councilor? Actually, sa Manila ho, hindi lang naman ho Chinatown meron po tayo. Meron na rin ho tayong India Town. Yung India Town ho namin, dyan ho sa Otis area. Meron din ho kami Spanish Town sa Intramuros area. Kaya nga ho, naisipan ho ng pamahalang lungsod ng Manila, bakit hindi naman din ho natin yakapin ang kultura ng Korea. Dahil marami rin naman ho talaga Korean establishment na dyan sa Malate area. So, sinimulan ho namin na tawagin na rin yung area na yan noong February. Nagpasaw tayo ng ordinansa na i-declare na rin ho yung area ng some portions of Malate po na Koreatown. Ayan, Konsehal, magandang umaga po. Si Gani Oro po ito. Umaga po. Kayo ho ay mukhang Chinese naman kasi apelido nyo Lim. Chinese pero Korean. Paano kayo na? Ba't nyo na gustuhan po yung Korean na magkaroon ng Korean town dyan? Eh, may Chinese town na tayo, may China town na tayo, no? Nagkataon po ako po tinalaga ng konseho ng Maynila na mamahala ho sa international relations o international affairs po ng lungsod ng Maynila. Kaya ako rin po ay involved po doon sa mga affairs po ng Chinatown. Pero dito sa Koreatown, wala naman po talaga akong, hindi ko naman po talaga to inaasahan. Pero ito po, kasi ang embahada ng South Korea, meron na po palang matagal na pag-uusap doon sa mga previous mayors po sa lungsod ng Maynila. Nagkataon po na hindi po ito na papatupad. At ito ho sa time po ng ating bagong yorme, Mayor Risco Moreno, medyo aggressive po yung approach dahil nga ho ayaw ho nating ipitin o gusto natin doing, kasi makikita ho natin na kay Mayor Risco Moreno na gusto rin ho kasi ng South Korea na i-share ho yung mga kultura na meron ho sila dito. Ayaw. At hindi lamang naman ho ito yung mga cultures and traditions sa Korea. Gusto rin ho nilang tumulong doon sa mga kapwa Pilipino na nasasakop po ng mga barangays doon sa area na yon. Yeah, I'm sure. Hindi lang po mga Korean o mga Pilipino rin gustong pumunta dyan. Kailan ba official na bubuksan po yan sa publiko, yung Koreatown na yan? Nung napasa ho namin, sir, yung batas, February po napasa namin, after ho sana ng mga 2 to 3 months, sisimulan na ho namin yung mga programs and festivities ho ng Koreatown. Ito happen ho dahil medyo limited ho yung mga ginagawa ho, limited ho yung mga action na pwede ho natin gawin sa area. So ngayon, sisimulan muna ho natin yung symbolic art na ilalagay ho natin malapit sa Remedyo Circle para ito ho yung mag-symbolize ng Korean and Philippines and Manila friendship as well, right, para doon sa area. Konsi, magandang umaga. Si Gab po ito. Talagang di natin madedenay na patok na patok talaga ang Korean culture lalo sa henerasyon namin. No? Pero ano-ano po ba yung mga activities and programs na dapat abangan ng ating mga kababayan sa Manila, Koreatown? Konsi.
ang siguro dapat nating abangan na yung Korea na imbis na dati pumupunta tayo doon, ngayon ang Korea na pupunta dito sa area natin. Ang atin hong ginagawang mga programs and festivities, yung Dano Festival, yung very famous ho sa South Korea, kung saan yung ibang mga Pilipina, mga kababayan natin, pupunta doon para ma-witness yung traditional dance, Korean dance festival, kung saan magpaparate sila doon sa stage, yung mga Korean, naka-Korean handbook sila, lahat po yun, iikutin nila yung buong malate. Tapos yan, no, meron doon sila mga bibimbap, Korean bibimbap food festival, meron din doon sila mga soju, Korean drink food festival dyan sa area. Tapos magpuputap din po tayo ng mga souvenir items para doon sa mga kinagigiliwan po nating mga K-pop superstars noong South Korea. Then meron din po tayong mga Mr. and Miss International Manila, Mr. and Miss Manila Korea Town. At magkakaroon din ho ng mga mini concert, mag-invite po yung South Korean Embassy ho, ibitahan ho nila yung mga South Korean K-pop superstars ho nila every year po. So ayun ho ang mga pakaabangan ho ng ating mga kababayan. Opa, paano po natin masisigurado ang pagpapatupad ng standard health safety protocols dyan sa Manila, Korean Town, kasi paniguradong dadagsain po ito ng mga tao? Sa ang pinaplano sana namin, ang first launching ho namin after ho ma-install na ho yung ARC by September, October, hopefully makapag-start na ho kapag naging open na ho ang ating pamahalaan sa mga ganitong mga klase ng programs and activities. Meron naman ho kami, kung sakasakay mag-o-open, meron ho tayong mga station, police station, commander doon sa area na nakatalaga. Pero sa tingin ko, papatupad pa rin ho yung mga face mask, face shield, social distancing sa area. Maraming salamat po sa inyong panahon ni Umaga, Councilor Uno Lim, ang principal author po ng Manila Korea Town. Yes, nandiyan po pala. Sige po. Yung visa po assistance, dati ho nasa McKinley, meron na rin ho dito na itatayo na visa assistance ho para sa mga kababayan natin sa Malate area. Maraming salamat po, Papa Uno. Opa! Akala ko, Opa Uno. Kamsa, may natutunan ako kay Prof ngayon. Thank you po.